Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa iba't ibang last name players ng lupa na ating ma-encounter sa ating paghukay. Bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang channel para palagi kayong updated. Sa aking mga avid followers, shout out muna tayo. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats. Welcome back dito sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Virilio Jose, Jerry Calas, Boy Kaukau, LGB Misor, Rex Bonite, Diego Gabrines, Daisy Kutar, Sanusi Antanani, Asriel Barlas, Jelly Lopez, Mr. Tats Mix TV, Willie Guinness, Bonifacio Manuel, at shoutout din kay Dionisio Tumbaga, Liamay Dalunhay, Francisco Balungoy, Christine Aying, Dada Bilicario, kay Frank Klein, J. Luis Luntad, Jiswin Jade Salinda, Raul Trangia, Minard Gamok, and lastly kina Tricia Mendoza, Francisco Dumalos. Shoutout niyan lahat kina Michael Amit, Vika Kulaw, Raul Riquilio, Jane Sirinio Era, at kay Dan Palabrika. At sa mga nais magpa-decode ng inyong mga treasure signs, doon lamang po sa aking isang channel, ang The Surigao Sun. Okay mga katiyats, ito ang picture na palaging nasa ating isipan or sa iba ay hindi pa nila na-imagine na ganito ka lupit or ganito kahirap ang paghukay ng hinahanap na Yamashita Treasures. Kapag sinasabi natin na Yamashita Treasures, engineered tunnel, ibig sabihin ay hindi lang dalawang tao ang naghukay niyan, kundi halos isang batalyon. Kaya ang lalim niyan ay talagang hanggang bedrock. Ano nga ba ang kahalagahan ng bedrock na yan? Atin yan mamaya tatalakayin kung bakit palaging nasa bedrock na ang pagkabaon ng Yamashita Treasures. Okay, so atin muna tingnan ngayon ay atin muna pag-aralan ang iba't ibang klaseng layers at dalawang klaseng lupa dito sa Pilipinas na atin hinukayan or pinaghukayan. Okay, kasi sa iba't ibang klaseng lupa na ito ay iba't ibang klase din ng layer at iba't ibang uri din ng lupa ang ating ma-encounter underground. Kaya hindi lahat ng lupa sa Pilipinas ay magkapareho ang layers. Kaya ang Yamashita Treasures ay merong mababaw at merong malalim. Okay? So ito yung ating presentasyon ng itong layers of soil. Okay, so itong picture na ito palagi ang nasa bundok. Nag-umpisa tayo sa medyo itong ibabaw. Yan ay nasa 4 feet. Itong medyo brown soil or black soil dyan, tinatawag na humus. Fertile yan, kaya tumutubo ang mga kahoy dyan. Kasi yan ay mga decayed organic materials. Andin sa kalagitnaan yan ay makikita natin ang dilaw or brown or yung parang clay. Andin kasunod niyan ay itong tinatawag na parental rock sa geologist term, parental rock. Ang parental rock ay yan ang mga bato na may iba't ibang hugis na mapagkamalan natin ng mga signs for treasures. At sa baba nito, sa baba pa ng parental rock, ang parental rock's level ay nasa 4 meters to 7 meters yan. At sa baba niyan, ang pinakamatigas, yung tinatawag na natin na bedrock. Okay, kaya isa-isahin natin ito. Pagtingin, dito muna tayo sa layers. Okay, geology muna tayo. So topsoil, alam natin ito kasi nag-garden tayo. And then kasunod niyan ay subsoil. Dito na makukuha yung mga malapot na putik, yung clay,
na kung gagawa tayo ng mga palayok ay ito na portion sa subsoil. Yan ay kulay red-brown na lupa. Minsan ay orange, diyan natin yan matagpuan. Kaya huwag tayong magtaka kung makahukay tayo ng kulay orange, red-brown na lupa sa ganyang lalim. Matagpuan yan sa mga lalim na 5 to 6 meters. So 5 and 6 matagpuan yan. Ito na yung sinabi ko na parental rock or parent material rock. Meron iba't ibang hugis ito. Minsan makakita tayo diyan ng bilog, ng triangle, ng square. Natural pattern kasi yan. Ang tanging palatandaan na ang nakuha natin dito na portion ay Yamashita treasure marker ay meron talagang marka ang bato. Kapag nakuha nyo yung hugis heart na bato ay meron yan dot, merong mga guhit-guhit at merong mga kanji marker. So yan ang palatandaan na marker. Pero kung ang mga bato na nakuha nyo ay walang marka, pwedeng itong tinatawag na nature pattern. Kasi sa parental layers ng lupa, itong term yan sa geology, ay diyan nga magigita ang iba't ibang hugis ng bato. At dito sa bedrock, solid na yan. Kaya bakit nga ba ibinaon ng Hapon hanggang bedrock ang treasures? At ang lalim ng bedrock ay mag-umpisa yan 7 meters, matagpuan na yan, hanggang 24 meters palalim, hanggang 30, 50. So ito na rin, 7 to 24, pwedeng ma-encounter nyo ang minsan na pagkamala natin na semento or treasure seal, concrete seal ng Yamashita treasures. Okay, so ito yung another layout diagram ng layering ng lupa. So ito yung humus, sinasabi ko nasa 4 feet, and then kasunod niyan ay ang subsoil. Ito medyo brown red, minsan ay merong orange na diyan. At ito yung parental rocks. Diyan matagpuan natin yung mga hugis pato, mga hugis paa, mga hugis na kung anong-unong hugis na lamang. Bakit ba merong porma o itsura ang mga bato dito? Okay, tingnan natin sa diagram kung bakit nagkaroon nga ng hugis. Wala namang taong pumunta dyan at walang gumalaw. Pero bakit nagkaroon ng mga hugis ang shape dito sa level na ito na tinatawag na parental materials? Okay, so ito yung explanation dyan mga katiyats. Ito. Dito kasi dumadaan ang tubig. Dumadaan dyan ang tubig at habang sa pagdaan niya dyan, nagagalaw niya ang mga bato. Kaya nga meron tinatawag na natural cavern or mga cave system underground na malalim na kasi ang tubig ang gumagawa niyan. Kaya sa pagdaan ng tubig dito, ay nagalaw niya ang mga bato. Ang mga bato ay pagulong-gulong, yung ibang bato ay kinakarb ng tubig. Sa ilang libong taong lumilipas or million of years na ang proseso na yan na paulit-ulit na dumadaan ang tubig dyan na level sa ibabaw ng bedrock, yung tinatawag natin na parental material rock, ang tubig ang kasagutan sa tanong na bakit may mga hugis na puso, sapatos, mukha at kung ano-anong hugis ang nakita natin dito sa level na ito. Ang tanging kasagutan niyan ay ang tubig. Ang tubig kasi ay nagka-carb yan kahit sa creek, sa rivers, pinuporma ng tubig ang mga bato. Kaya yan ang tanging sagot kung bakit nagkaroon ng mga bato na may itsura underground sa lalim na 7 to 10 meters. Ito yung level na yan, ang parental rocks material. At sa baba niyan,
kasunod na ang pinakamatigas na, na minsan napagkamala natin na simento. At ito na yan, ang solidong solido na bedrock na kung saan dito nilalagay ng Hapon ang kanilang treasures. Bakit nga ba dito nila ibabaon yan, ito na portion? Or minsan ilalim pa talaga dito pa sa bottom. Bakit diyan sila gumagawa ng treasure bunker? Ang kasagutan niyan, kaya dito sila gumagawa ng kwarto na yan na punong-puno ng itong gold bars. At hindi sila nagbaon diyan ng isang tunilada lamang kasi napaka ano niyan, cost labor ang paggawa. Tapos ang ibabaon mo ay 1 ton lang, kaya minimum diyan ay 3 tons. Up to siguro mga nasa 20 tons. Pero kung sabihin 100 tons, hindi pwede kasi hindi lang iisa ang bunker ng emperor. Buong kapuluan ng Pilipinas ay meron, kaya hinati-hati nila yan. Pero kung isang ano lang yan, isang depository lang, ay nasa ano, kahit 7,000 tons ay pwede. Pero kinatagkatag kasi yan sa buong kapuluan ng Pilipinas, Hulo to Apari, Luzon to Mindanao, kaya hindi gaanong, hindi totoo yung 100 tons sa bawat bunker. Kasi merong, imagine, 175 treasure site, 175 yan ha. Okay, diyan pinaghati-hati. Ito yung imperial treasure site ito, 175. Diyan nilalagak, pinaghati-hati yung sinasabi natin na 7,000 tons of gold bars ni Yamasita. So 7,000 divided by 175, yun ang sagot kung ilan tunilada ang laman ng treasure bunker. Okay, so dito yan nilalagay mga katiyats kasi dito na portion ito, gagawa sila diyan ng entrance. Galing yan sa vertical. Vertical muna diyan. Hukay sila ng vertical. Karamihan ng lalim yan ay 14 meters ito. 14 to 15. And then pagdating dito ay lagyan nila yan ng seal. Ayan ang sinasabi ng mga concrete seal. And then pag natanggal mo ito, ay tatambad sa iyo ang ginawang hagdan. Meron talagang hagdan niya na gawa sa bedrock. Ayan, gawa din yan sa bedrock na hagdan. At konektado yan papasok sa bunker na ito na punong-puno ng gold bars. At nag-stockpile lang dyan. Wala nang boxes of gold. Stockpile na yan. Kasi yan ang hakuti nila yan ay pasa-pasa ang paglagay ng gold bars. Merong mga 6 na tao diyan na pasa-pasa lang ang pag-transport ng gold bars papunta rito sa loob ng bunker. Okay, kaya ang itsura dito ay pyramid yan ang pagka-pile, ganyan. Ang gold bars ay pyramid ang pagka-pile. Okay, so yan ang scenario diyan mga katiyats. At ang sagot naman, bakit palagi nandyan sa bedrock? Magdat ang tanong ay, bakit nandyan palagi sa bedrock? At bakit iaabot talaga sa bedrock? Kasi ang bedrock ay hindi na yan nagagalaw ng kalikasan. Sabi ko sa inyo, dito lang yan sa may ibabaw ng bedrock between parental material, yung mga bato na may hugis. Ito lang ang nagagalaw ng nature kasi dumadaan ng tubig dyan. E dito, solid yung solido na ito. Itong portion ng bedrock. Kaya dyan nila ibinaon para hindi na magalaw. At sa ganitong layout, ito ay kulang pa yan kasi ito yung exit. Amigdat entrance. Kung may entrance ay mayroong exit. Kaya gumagawa din sila ng exit. Pwedeng dito yan sa kabila. Vertical muna, and then ganun pa rin, gagawa sila ng hagdan pababa, at ito ay exit. Ayan, papasok dyan. At meron naman yung
sikritong mga bato dyan na may marker. Ganito rin sa kabila. Kasi ang teorya dito ng mga nag-engineer nito, kapag nasara ang tunnel sa kabila, ito nasara, ay pwede silang dumaan sa extra o reserva nila na tunnel na exit, or vice versa, pwedeng dadaan sa exit at pwedeng lalabas sa entrance, pwedeng baligtaran. Pero nandiyan lahat yan sa mapa nila kung anong meron na mga sorpresa dyan. Kasi minsan ay meron dyan mga sa daanan, mga surprise, yung mga pahirap ba sa pagpasok natin. Okay, ngayon, pangalawang katanungan ay bakit merong mga Yamashita treasures na mababaw lang at naibaon sa malambot, medyo malambot na lupa at hindi umabot sa bedrock. Totoo din yan. Okay, ang isa sa mga ebidensya niyan ay yung mga nahukay sa mga isla. Sa mga isla kasi karamihan ng lupa ay sandy soil or buhangin. Kasi malapit sila sa dagat, kaya buhangin. At kapag hukayin mo ang lupang buhangin, kahit anong lalim ay buhangin pa rin. Okay, kaya ang buhangin na klaseng lupa, ito ang kanilang nilalagyan ng pampatigas na papatungan ng treasure bolt or papatungan doon ipapatong ang bunker. Atin yan na papakita sandali lamang ang layout niyan. Okay, mga katiyats, ito yung diagram ng sandy soil, mga treasures na ibinaon sa mga isla. Doon sa isla ng dinagat, kagyanaw, dyan sa Siargao, sa dyan sa Sukuro, kahit dyan sa Bohol, Leyte, ang mga baybayin dyan, ang malapit sa baybayin, ay buhanginin or buhangin. Kaya kahit maghukay tayo ng malalim dyan, buhangin pa rin ang nandyan. Okay, at lalabas na yung mga prehistoric or mga Jurassic shells ay mahuhukay natin. Kasi yan nga ay dagat. Ang mga isla na yan ay tumubo na lamang yan million of years ago. Kasabay sa mga panahon ng nabubuhay pa ang mga dinosaurs. Kaya mayroong mga fossilized, kahit nga buto, nahuhukay natin yan, mga buto ng prehistoric animal. Yun ang pagkakaiba sa buto ng tao. Kaya kung malalaking buto, hindi yan sa tao, mga katiets. Yan ay sa mga kapanahonan pa ng dinosaurs. Okay, so ito, buhangin din ito. Sa ibabaw, of course, black soil yan. Kasi buhangin nga. Ngayon, ang kasunod niyan ay medyo brownish. May pagka-brown kasi galing yan sa mixture of black soil sa ibabaw at buhangin. At ito na yung maputing buhangin dyan sa kalagitnaan. At sa pinakamalalim nun yan, papunta ng 30 meters, 25 meters, ay nandyan na ang bedrock. Pero nang maghukay ang mga hapon dyan sa isla, okay, ganito, parang ganito ang lupa niyan, ay akala nila na wala na yatang bedrock ito. Kaya dito na lang, hanggang dito na lang tayo sa 25 meters. Kaya 20 to 25 meters ang ginawa ng hapon. Example lang ito, hindi ako nakakita ng picture na buhangin na lupa. So ito lang ang example natin. Okay, at nang magbaon sila ay sabi ng mga nagtrabaho ay wala nang bedrock. Hindi nila naabot ang bedrock. So ang lalim ng nahukay nila, in reality ay paganyan ng hukay niyan. Let us V-shape. Kasi yung V-shape ay mag-bar down yan. Kung ang paghukay ay paganito, tulad ng ginawa natin, na masikip, paano magagalaw dyan ang mga tao? Paano nila i-transport dyan ang mabigat na ginto dito sa baba? Kaya pahagdan-hagdan yan ang gawa nila. Parang yung sa mina na open pit.
kaya nakadaan yung mga backhoe at bulldozer papunta sa baba dahil hinagdan-hagdan nila ang paggawa. Kaya magtaka tayo bakit nakarating dito sa baba ang mga bulldozer, hindi naman yun lumipad. Yun ay dahil sa technique na itong hagdan-hagdan. Ganyan, spiral na hagdan kasi yan. Ganon din ang paggawa ng hapon. Wala kasing elevator, kaya hagdan-hagdan at pasa-pasa lang sa bawat tao ang pagbaba ng mga gold bars. Okay, so ang ginawa nila, pagdating nila dito na portion, ito, buhangin pa rin yan at malambot. Kaya ang ginawa nila dyan ay nilagyan nila ng malalaking bato galing sa ibabaw. Kinuha nila yung malalaking bato, big boulders, nilagay dito as a foundation ng kanilang treasure bunker. Ayan. And then, hindi pa nakuntinto, binuhusan ito ng simento para magiging stable. Ayan, simento na ito. At bago nila pinatong dito ang treasure bunker or treasure vault na kung saan ay dyan nilalagay ang tunito nila ng ginto. So sabihin natin 20 tons of gold bars ang nilagay. So napakibigat niyan. Kung walang ano niyan, wala ito, itong support sa ibaba niya na mga boulders at simento at kongkrito, ang mangyayari niyan ay dahil dumadaan dyan ang tubig kasi buhangin, ang mangyari ay lalong mabaon or mag-shift or medyo mag-travel ng konti ang bunker sa tagal ng panahon dahil may rindol. Pwedeng mo ano yan, itong mapunta sa banda rito. Kaya sa pagbalik nila, hindi na accurate yung target. Sabi nga ng ibang treasure hunter, nag-slide sir. Nag-slide yung ano, yung treasure box, kaya hindi natin natamaan. Okay rin na, slide. Ang pag-slide na yan, totoo yan, pero it takes hundreds of years or thousands of years na pwedeng lilipat ang bato sa ibang lugar. Dahil yan sa paggalaw ng mundo. Okay, yan ang katotohanan yan. At hindi yan binuhat ng diwindi at ilipat sa kabila. At hindi rin ng kapri at ng engkanto at ng mga engkantada kung ano mang elemento yan. Ang magawa lamang ng mga elemento ay bulagin tayo, harangan yung ating paningin, at pati isipan natin ay kanilang mamanipula, pag-away-awayin nila ang mga naghukay para hindi matuloy ang paghukay. Yun lang ang magawa nila at hindi nila kaya ilipat-lipat yan kung saang-saang lugar. Kaya kung binulag nila tayo ay hindi natin yan makikita. Ibig sabihin ng binulag yung hinarangan ng ating mata, hindi yung tinusok. Okay, so ito na yan mga katiyets ang kasagutan kung bakit mayroong medyo mababaw na bunker na nakabaon sa mga buhangin, sa buhanginin na lupa tulad sa mga isla. Mayroon akong karanasan sa kasama ang father ko sa isang isla dito sa Surigao na nandyan na ang treasure box pero bigla itong nalunod or biglang nagano dahil sa buhangin ang lupa at dumami na ang tubig ay lalong naibaon yung concrete box at hindi mo na matagpuan kasi lahat na yan magbagsakan na itong mga buhangin at matabunan na lahat. Kung balikan mo naman paghukay ay mawala na, hindi mo na makikita. Kaya yun ang ginawa ng hapon na meron silang counter para hindi babagsak ang kanilang treasures ay nilagyan nila ng itong sa baba stable na platform. Okay, at bakit naman bumagsak yung sa experience namin? Bakit kaya nawala yung konkreto kung ganito na merong platform? Meron din yang isang sikreto. Yun ay dahil sa water trap. Ang water trap ay
reservoir yan ng tubig. Example dito, mayroong malaking parang swimming pool yan na reservoir na nakatago. Ang dinaka-connect yan dyan sa plug, sa tubo, at nandyan sa shaft. Nandyan. Ito yung shaft, ito yung daanan. At dito, along the way, ay mayroong parang switch plug ng water trap. At kapag yan ang nabundol mo o natusok mo ng bara, ay sasambulat na ang tubig dito. At itong concrete bolt or box ay maglaho na yan. Kasi flash flood na yan. Yan ang isang kasagutan kung bakit lumulubog ang mga concrete box dahil sa water trap. Okay, so sana may naibahagi ako sa inyo mga katiyats para ma-picture out nyo kung ano ang meron sa ilalim ng lupa. At hindi na kayo ma-surprise kung makakita kayo ng iba't ibang hugis ng bato sa label ito na tinatawag natin na parental rock ito. Kung nakita nyo mga katiyats ito sa diagram, sa geology ito, ito, dumadaan yung groundwater dyan, kaya merong tinatawag na weathered rock fragments. Ayan, kaya itong mga bato dito na dinaanan, yan ang mga bato na may itsura at may purma na natural pattern na minsan nagiging puso, nagiging sapatos, nagiging mukha, pero walang mga marka na kanji. Yun lang ang pagkakaiba. Ang real treasure markers na nandito sa portion na ito ay mayroong mga marka. Ang bato, katulad ng linya, katulad ng kanji sign, katulad ng multiple dots, ganyan. At hindi yung basta lang nahugis. Kasi dito, na portion, ay posibleng makakita talaga tayo ng mga bato na may itsura or may forma. Okay, ako'y magpaalam na. Sana ay meron kayong kunting na-absorb na kaalaman tungkol sa layers of soil underground. Sana ay suwertihin kayo mga katiyats sa inyong paghukay sa kabundukan. And until my next video, paalam at ingat kayong lahat.